We all got temper. Yes? How's your temper? Yeah. Oo. Yeah. Ang tanong lang naman is your temper controlling you or you are managing your temper? Yeah. Ano nga ba yung temper? Init ng ulo? Or ano pa nga ba? Naiirita? Madaling mainis? Madaling masungit? Ayan, mga ganong klase, no? Yun yung mga temperament kung tawagin. Ganon bale. Pero lahat tayo meron nun eh. Okay? Babalik ko dun sa una kong statement. Is it controlling you? Or you are able to manage it? I tell you the perspective. Yan. Pag kinokontrol ka ng temper mo, problema yon. Bakit naging problema? Well, minsan nawawala sa lugar. Yes, or madalas, should I say, wala sa lugar. Hindi lang pala minsan. Okay. Kung namamanage mo yung temper mo, yan, hopefully, yun yung pwede natin sabihin at isipin na nasa lugar. Okay? Ayokong sabihin maayos kasi maaring nasa lugar, maaring may punto, maaring may hulog, maaring nasa katwiran, di ba? Pero at the end, medyo, yan, ano pa rin eh, no? Parang ayoko sabihin mali, pero magdudulot pa rin ng hindi maganda na hindi ka nais-nais. Yun ang ating buhay. Dahil lahat tayo may temper. Lahat, no exception. Di ba? Ang tanong lang dyan, yung temper ba yan ay it will lead you to what we call sa Tagalog na init ng ulo. Yung iritasyon mo, iinit ang ulo. Yan. Kumbaga, ang tawag na ngayon sa'yo ay may sumpong. O ikaw ay ocho. Yan. Mga ganong klase, di ba? O ano, kumusta siya? High blood ba si boss? Ayan. May temper, mga ganong klase. But, we submit this temper to God and let God handle it. Okay? Lalo na kung hindi pa tayo maalam kung paano i-manage ang ating temper. Actually, I don't know, can I say we can manage our temper? I don't think we can. Well, should I say we can? I am confused. No, no. Ang ibig ko lang sabihin is, alam naman natin kung ano yung mga bagay na nagiging dahilan so that your temper would be tempted. Your temper would be annoyed. Your temper will be irritated so that you will react and respond wrongly. Do not allow that to happen. Why? Unang-una, alam mo nasa iyo si Kristo. Di ba? Nasa iyo ang ating Panginoong Yesus. So, kung ikaw ay nagre-react ng ganun, ganun ba nagre-react at nagre-respond ang ating Panginoon? O, so, alam mo na ngayon kung sino ang nagre-react, kung hindi ang Panginoon. Obviously, ikaw yon, di ba? So, mas matindi ngayon yung pag-control mo. Di ba? Pero, mukhang nakokontrol ka. Don't allow that to happen. Why? Because it's not pleasing to God. And I don't think you would do anything out of temper that would be pleasing to the Lord. I hope it has, no? Na magawa yon dahil sa kagustuhan natin gawin o malaman at gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Anyway, basta ang temper na yan na pinayagan natin kumawala, magiging destructive. So, again, let's submit that to the Lord. And sometimes, sa pagkocontrol niyan at pagmamanage niyan, we get hurt. So, let's allow that. Malamang lang kaysa hindi, yung hurt na yan, emosyon eh. Diba? Damdamin lang yan eh. Kaya lang, pag hindi mo na-control, doon nagkakaroon ng mga hurt na hindi ka nais-nais. Yeah? So, your temper is in your hands. But even if it's in your hands, I encourage you and I pray that you will let God handle it. Amen? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, walang ibang nakakakilala sa akin kundi ikaw. Ako nga minsan, Lord, hindi ko na rin kilala ang aking sarili dahil yung nagiging dahilan ng iritasyon, init ng ulo, or annoyance, or everything. Lord, these are being sent upon me. Yung mga pagkakataon na hindi siya nararapat. Pero ikaw, Lord, alam mo ang mga pangyayaring ito. Bago pa nga ito maganap, Lord, alam kong alam mo na. Pero Lord, I submit myself to you so that you be the one to take control of my temper. Let this be pleasing to you, O Lord God. Let this result into thanksgiving and let this result into what is pleasing to you
and what will give you glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you. Take control of our lives. Take control of our temper. Take control of every emotion, the Lord God. The emotion that will lift you up, the emotion that will honor you and give you glory and indeed glorify your name. We pray this, O Lord, with thanksgiving, with Mama Mary praying with us. In Jesus' name, amen and amen and amen. So, let God handle your temper. And as you allow Him to do that, enjoy Him. God bless you.